Mayong adlaw sa tanan. Ito na naman si Rhea, nagtuturo ng mga kabulastugan. No joke. Ito na naman ako, si Rhea. Hindi ko na. Guys, mayong adlaw sa tanan. Ito na naman si Rhea. For today's video po, naalala niyo po yung part 1 ko ng translation to Tagalog to Bisaya. So, ito na ho yung part 2. Gagawa na po tayo ng part 2 since ang tagal-tagal na naman ng hindi ko nasundan yung video na yun. So, ngayon po kasi wala po akong ginagawa. Andito po ako sa quarantine. Sa quarantine dito sa Pinas. So, naka-uwi na po ako, guys. Galing ng Qatar. Yay! So, pang-anim na araw ko na po dito sa quarantine. So, ako'y nabuboard na. So, kaya, pag napapansin ko, guys, ang dami ko ng soap. Hindi, guys. Ako'y nabuboard na po. Kaya, naisipan kong gawan na ng part 2 yung video ko na translation Tagalog to Bisaya. So guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ayong adlaw. Good day po. Lahat po. So since translation naman po to, kaya meron tayong Bisaya, meron tayong Tagalog, tsaka meron tayong English. So guys, I hope you like this video, no? So since di pa po ako masyadong maayos magawa ng video kasi ako'y nahihiya pa po sa camera. So sana nagustuhan niyo po tong video. Size itong video na to ay Tagalog to Visayan translation part 2. So magsisimula na po tayo, guys. So ang una po nating word is sa Tagalog is singkit. Ang Bisaya po nito ay pikot. Pikot. Pero hindi po tayo pikot, guys. Malaki po yung mata natin. So hindi po para sa atin 'yan. Number 2, guys, is arrogante. Ito po yung mga taong ano, meron din isang term nito, mayayabang. Meron din, pareho lang po yan siya, arrogante at saka mayabang. So, ang Bisaya po nitong arrogante, guys, is hambog. Gagamitin po natin siya sa Bisaya is hambuga po ning tawhana o yan naman. Hambuga po ning tawhana o yan. Next is number 3, guys. Natatawa ho ako sa word na to. Ang word na to, guys, is kuripot. Ala, guys, parang naiisip ko lang yung sarili ko dito. Kuripot. Hindi naman sa kuripot, guys, no, share ko lang. Hindi naman sa kuripot. Siyempre, lalo na sa akin na nasa ibang bansa nagtatrabaho. So, since hindi naman madaling mang ibang bansa, hindi naman madaling kumita sa ibang bansa, kaya ako hindi ako masyadong maano sa tawag ito, magastos talaga. Iniisip ko yung bawat ano, bawat sintimo na meron ako, kasi talagang hindi naman panghabong buhay yung pagtatrabaho natin doon, tsaka hindi naman kalakihan yung sahod, kaya hindi tayo masyadong maluho, guys. So, hindi naman sa pagkukuripot, no? Tingnan mo naman yung katawan ko kung kinuriputan ko to. So, hindi naman sa ganun. Siyempre, isipin mo yung bukas. Kaya, hindi naman sa pagkukuripot. Hindi ho ako kuripot. Talagang, hindi lang talaga madaling kumita ng pera. Kaya ako'y hindi masyadong, ano sa, tawag nito, hindi ako masyadong, ano sa pera. Kaya, siyempre, dapat mag-save ka kasi hindi habang buhay malusog ang katawan mo.
kaya mong magtrabaho sa ibang bansa. Ayun, nawala na, parang nagdadrama na na tayo. So guys, yung word na, yung Tagalog word is kuripot. At yung Bisaya nito ay inot or inota. Para na, example guys, gagawan ko siya ng, ano, ng, tawag nito, ng, paano sasabihin sa Bisaya. Inota kay ni Rhea, oy. Inota kay ni Rhea, inot kayo, ano, ganun guys. So, pang-apat na po tayo guys, luma. Siyempre, pag may bago guys, may luma. Ah, minsan kadalasan yung luma ina-chapwera na. So guys, ang word na Tagalog sa luma ay, sa Bisaya ay daan. So pag daan na, pag luma na, anong gagawin yan? Papalitan na. No joke lang guys. No. Ang Tagalog word is luma, number 4. Ang tawag dito sa Bisaya is daan. Example is, daanan na kayo sa kong chinelas o daan naman kayo na kong bag. Ano? So, ganun guys. So, next bag, bago. Bago, syempre guys, may luma, diba? So, dapat may bago. sinong nakaka-relate dito guys? Ha? Huwag naman namang ipapag-ano sa love life na naman to ha. Siyempre nandun na tayo, no? Pag may luma, may bago. So pag luma na, iwanan na. Iwanan na, palitan na. Hanap na ng bago. Joke lang. Guys, number 5 is bago. Ang Bisaya po nito is bago. Bago. So konti lang ang diferensya, no? Pinag-aano lang. May nilagay lang na konting konting bag. O, oh, kunting ano lang, galit. O, oh, kunting galit. may nilagay lang na feelings, gay na feelings na medyo magpapabago sa word. Tingnan nyo guys, so, bago. Bago, sa Bisaya, bago. Galit na galit, diba? So, yun guys. Itong gagawa natin ng, ano guys, ha? Example sa Bisaya. Ito guys, bago na sa diyang uyab. Bago na sa diyang bag. Ano ba yan? Ba't galit na galit? Joke. So, moving on to our sixth word, guys. Tagalog word is kulubot. Kulubot. Medyo meron na tayo. Sobrang stress eh. So, kulubot, guys, sa Tagalog, sa Bisaya is kunot. Or nangunot. Or kunota. So, guys, gagamitin natin sa ano? Sa Bisaya. Sa pagsasalita ng Bisaya. So, kunot naman na imong agtang, nangunot naman ka. Ganun, guys. So, next is number 7, matabang. Matabang, guys. Matabang. Pag hindi ka na mahal, matabang na. Hindi mo. Hindi, guys. To seryoso na to. Matabang. So, ito yung ano, Tagalog words, matabang. Sa Bisaya is tabang. Tabang. So, pag tumikim ka ng pagkain, sasabihin mong tabang nga po niyo, kinulang sa asin, ganun. So, guys, next is number 8, maalat. So, pag may matabang, merong maalat. Wala bang sakto lang? Ano ba yan? Laging naghahanap, joke. So, guys, number 8, Tagalog word is maalat. Bisaya is parat. Uni, guys, ito yung mangyayari pag hindi ka naliligo, maalat. Maalat ka. Joke lang, hindi pa naman ako naliligo. Joke. So, guys, number 8 is maalat. Bisaya word is parat. So, moving on to the 9th word, mabango. Char. Sino yun? Parang di ako yun. Guys, Tagalog word is mabango, Bisaya is humot. So, may naisip ako nito. Humot. So, gagamitin natin sa Bisaya yung humot. Humutan ni mo, ay bago ka ligo, ana ba? Ano ba? So, guys, yun, mabango, humot. Number 10 is malungkot. Tagalog word is malungkot.
Malungkot, char. Parang ako yun, malungkot. Pang-anim po na na-araw dito sa quarantine, guys. Kaya medyo nalulungkot na din ako. Gusto ko nang lumabas. Check ko lang, guys. Iba kasi pag nag-iisa ka, eh, no? Parang, lalo na pag nakakulong ka. Buti ko sana kung nag-iisa ka. Kunyari, example, nag-iisa ka, wala kang jowa. At least man lang malaya ka sa labas, ganun. Iba kasi itong quarantine, nag-iisa ka lang, literal na nag-iisa ka. Wala kang kasama, wala kang makausap maliban sa phone mo. So, parang nalulungkot ako. Parang ang dami kong namimiss sa labas. But it's okay. Maganda din naman to, at least. At least napag-isa ka. Ano ba 'yun? Parang hindi ko na alam kung tama 'yung nagsasabi ko. So iyan guys, Tagalog word is malungkot. Bisaya word is gool. Example guys, kagamitin natin sa pagsasalita. So naguol man ko, naguol kaayo ko. Ganun guys. Okay lang yun guys. Sa ito lang masasabi ko, char. Mag-MMK na naman ako. So, sa tuwing nalulungkot tayo, sa mga bagay na nagpapalungkot sa atin, ganun talaga ang buhay. Kapag masaya ka naman, talaga hindi naman lahat ng panahon ay masaya ka. Kasi kung lahat ng panahon ay masaya ka, hindi mo na naiisip yung mga, kunyari para sa akin, ha? Kunyari pag ikay masaya, hindi naman lahat, pero tao lang kasi tayo, kaya minsan talaga pag masaya ta, nakakalimutan natin si God, kasi masaya ka eh, nasa iyo lahat eh. So, maganda din naman na makaranas tayo ng kalungkutan, kasi at least, man lang, maisip natin yung mga taong hindi natin naalala nung tayo'y masaya pa, diba? So, guys, pag malungkot, pray, tsaka, pray lang, at tsaka, higpitan pa natin yung pananatig natin sa may kapal. Kasi kung ano man yung dahilan ng kalungkutan mo, kasi may gusto kang maabot sa buhay mo, pero hindi, feeling mo hindi mo kaya, wag ka lang mag-isip ng ganun, guys. Pray lang ng pray. So, darating din yun ang lahat. Yung mga ninanais mo sa buhay, darating din yan lahat. Ako, naiinis na ako sa ano ko. So guys, thank you for watching, and kung hindi nyo pa ako na-subscribe, please do subscribe and watch my videos and like and share. So guys, thank you so much. Thank you, and maayong adlaw. O, diba? Ana lang ba, ana? Thank you guys, bye!